Magandang araw, mga bata! Handa niyo na bang tuklasin ang hiwagang nakabalot sa mundo ng numero? Tara, samahan niyo ako! Sa araw na ito, ang ating pag-uusapan ay batay sa Milk 4 compares two sets using the expressions less than, more than, and as many as, and order sets from least to greatest, and vice versa. Pagkatapos ng araling ito, kayo makapaghahambing gamit ang katagang mas kaunti, mas marami, at magkapareho. Kahapon, ating napag-aralan ang pagpapangkat ng pangkat ng isahan sa sampuan at pangkat ng sampuan sa sandaanan. Subukan nga natin ang talas ng inyong memorya. Handa na ba kayo? Tingnan ang unang bilang. Maaari mo bang bilangin ang mga upuan sa larawan? Ilang upuan ang nasa larawan? Tama! 22. Ilang sampuan ang mabubuo sa 22? Magaling! Nakuha mo ang tamang sagot! 20. Ilang isahan ang natira? Tama ka ulit! 21. Dumako naman tayo sa susunod na bilang. Ilang sampuan at isahan ang mabubuo sa bilang na 99? Simulan natin sa sampuan. Ilang sampuan kaya ang mabubuo sa 99? Mahusay! 99! Ilang isahan naman ang matitira? Tama ka! 91! Sagutan naman natin ang pangatlong bilang. Ating punan ng angkop na bilang upang mapuo ang pangungusap. Ang 78 ay may patlang na sampuan at patlang na isahan. Ilang sampuan kaya meron ang 78? Magaling! 7! Ilang isahan naman ang natira? Tama ang iyong sagot! 8! Sige nga! Buuin natin ang pangungusap at basahin natin ng sabay-sabay. Ang 78 ay may 7 sampuan at 8 isahan. Bago tayo magpatuloy sa ating aralin, subukan niya nating sagutan ang susunod na pagsasanay. Para sa unang bilang, alin sa 2 pangkat ang mas kaunti? Tama! Ang 5 pantasa ay mas kaunti kaysa sa 6. Alin naman sa 2 bilang ang mas marami? Mahusay! Ang sticks ang mas marami. Paano mo nasabi? Dahil ang sticks ay may 100 bilang, samantala ang Crayola ay 70 lamang. Alin naman sa 2 pangkat ng mga bag ang mas kaunti? Tama! Ang pangkat na may 25. Dahil ang isang pangkat ay 28. Kung ating aayusin ang 2 bilang mula maliit papalaki, aling bilang ang mauuna? Nakuha mo ang tamang sagot! 25! At susundan naman ito ng 28.
sa panguling bilang kaya? Ano ang masasabi mo sa bilang ng dalawang pangkat ng lapis? Paghambingin niya natin? Magaling! Magkapareho nga dahil pareho silang may bilang na 8. Mahusay mga bata! Mukhang handa na kayo sa ating aralin. Naalala niyo po ba si Dada? Siya ay may nakatatandang kapatid. Tanta ng pangalan niya. Mahilig silang kumain ng mangga. Binigyan si Dada ng 2 mangga. 3 naman ang ibinigay kay Tantan. Magkaparehong bilang ba ang ibinigay sa kanila? Tama! Hindi! Sino ang binigyan ng mas maraming mangga? At sino naman ang mas kaunti? Sige! Ating pag-aralan mabuti! Ilan ang natanggap ni Tantan? Mahusay! 3! Ilan naman ang natanggap ni Dada? Tama! 2 lang! Ngayon, sino ang nakatanggap ng mas marami? Magaling! Si Tantan! Dahil nakatanggap ito ng 3 mangga! Maaari nating sabihin na ang 3 mangga ay mas marami kaysa 2 mangga. O kaya'y ang 2 mangga ay mas kaunti kaysa 3 mangga. Paano naman kung aayusin natin ang bilang ng mga mangga ayon sa dami nito? Pero may idadagdag lang ako. May isa pa silang kaibigan na mahilig din kumain ng mangga. Carl ang pangalan niya. Binigyan siya ng 4 mangga. Alin ang mauuna kung aayusin mo ito mula malaki papaliit? Tama! Mauuna ang 4 bilang. Susundan naman ito ng 3. At ang panghuli ay ang 2. Ito ang pinakamaliit na bilang. Alin naman ang mauuna kung aayusin natin mula maliit papalaki? Magaling! Mauuna ang pinakamaliit, ang 2 bilang. Susundan naman ito ng 3. Ang panghuli naman ay ang pinakamalaking bilang, 4. Laging tandaan, ang katagang mas kaunti, mas marami at magkapareho ay ginagamit sa paghahambing. Ang mas kaunti ay nangangahulugang mas maliit na bilang. Ito'y ginagamit kung ang naunang bilang ay mas maliit kaysa pangalawang bilang. Alimbawa, ang 2 panukat o ruler ay mas kaunti kaysa 6 na pandikit. Ang mas marami naman ay nagpapahayag ng mas mataas o higit na bilang. Ito'y ginagamit kung ang naunang bilang ay mas mataas kaysa pangalawang bilang. Alimbawa, ang 8 bola ay mas marami kaysa 3 raketa. Ang magkapareho naman ay nagpapahayag ng pantay o magkasintabi ng bilang ang 2 pangkat na pinag-aambing. Halimbawa, magkapareho ang bilang ng crayola at lapis dahil pareho silang may 6 na bilang. Sa pagsasaayos ng bilang mula maliit
ipapalaki, ang unang bilang ay ang pinakamaliit. Susundan nito ng mas malaki hanggang sa pinakamalaki na bilang. Halimbawa, 3, 5, 9. Sa pagsasaayos naman ng bilang mula malaki papaliit, ang pinakaunang bilang ay ang pinakamalaki. Ang mas maliit naman ang susunod hanggang sa pinakamaliit na bilang. Halimbawa, 8 mansanas, susundan ito ng 6 na mansanas, at ang pinakamaliit ay ang 2 mansanas. Naunawaan niyo na ba ang ating aralin? Magaling! Sige nga, subukan niya nating sagutan ang mga susunod na gawain. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang hanggang pangatlong bilang, paghambingin ang pangkat A at pangkat B. Lagyan ng check ang patlang ng tamang sagot. Para naman sa pang-apat at panghuling bilang, pagsunod-sunurin ang bilang ng mga bagay sa bawat pangkat. Narito naman ang susi sa pagwawasto. Nakuha niyo ba ang tamang sagot? Mainam mga bata! Inyong ipagpatuloy ang magandang gawain. Laging tandaan, maging matiyaga at matanong upang maging matinik at matalino. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.